kayo ba ay nag-iisip ng tamang solusyon sa mga problema na inyong sinapit? Mga mana kay Papa, anong dapat gawin? At kanino kayo dapat lumapit? Yeah, I'm the Taxman. Mr. Taxman! Mga baluktot ba ay gusto niyong labanan upang makatulong sa pamahalaan? Pero sino nga ba ang dapat takbuhan? Mga alam ninyo'y may mapagsumbuhan. Mr. Taxman! Mga katiwalian ay nais mong alisin pero sa marami ito ay di pansin. Pero sino nga ba ang makakatulong at dapat tawagin? Mr. Taxman! Narito na siya, ang tunay na kakampi ng bayan, kaibigan ng mamamayan, at laging maaasahan. Mr. Taxman! Magandang umaga po. Nako, itong ating problema sa... bago yan, partner, magandang umaga sa iyo. Yes, good morning, Mr. Taxman, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Good morning pa rin, kahit medyo makulim yung panahon at marami yung nangyari this week sa ating bansa. Nag-open na ho yung 19th Congress, napakinggan natin ang SONA, ba ay after ilang araw, nagkaroon po ng malakas na lindol. Naku, yun ang nakakaawa talaga yung nasa Northern Luzon. Naku, inabutan na naman sila ng problema eh. Oh, at ang problema pa ho, di syempre marami ho tayong medyo napinsalang kababayan. May about 10 na mga kababayan tayong nasawi, may mga nasugatan. Ang problema ngayon, may mga pag-ulan pang nararanasan dahil nga sa paglakas ng habagat at may bagyo. Eh di ba yung mas nakakatakot yun, parang hindi pa safe dahil baka magkaroon ng mga landslide pa. Kung yun ang nakakatakot dahil nga dito sa... Alam mo na nayanig yung lupa at medyo lumambot yan eh. Mm-hmm. Pag yan ay sinundan pa ng malakas na ulan, naku na po, delikado po. Mm-hmm. Kaya ingat-ingat ho at ang ating mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ay nakatutok ho dyan sa ating mga kababayan na napinsala nitong 7, nung unang na-report, 7.3 magnitude na lindol. Mm. Pero mukhang 7, magnitude 7 lang po itong, hindi lang nila, kundi malakas po talaga ito, itong magnitude 7 na lindol na naranasan ho sa Luzon. At ang pinakamatinding tinamaan niyan ho ilang mga lalawigan sa Northern Luzon. Tama yun. Ho itong abra. So, yan po. At ang isa sa mga pinag-uusapan, partner, sa Congress, kung dapat na bang mag-create ng Department of Disaster Resilience. Yung resiliency. Oo, dahil dalas tayong dalawin ng mga iba't ibang kalamidad. Pero mukhang, noong una, ito'y sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero siguro matapos na may mga makausap din, like ang kanyang kapatid na Senator Amy Marcos, parang kanyang ang kanyang suggestion, palakasin na lang yung NDRRMC, isang body na ipapailalim sa Office of the President dahil hindi ba may sinusulong nga sila na right-sizing program. So, kapag daw nag-create pa ng department, sidagdag daw gastos siya sa maraming mga secretary, undersecretary. Ito nga ang plano nila mag-downsize. Medyo medyo sasalungat yan dun sa plano nila. Kaya tama yon na anyway, ginagawa na yan ng nitong isang agency ito, ipalakasin na lang yan. Mm-hmm. Kung ano yung mga support na kinakailangan, ibigayin doon at marami naman, they have enough personnel kasi ito'y nakakabit sa local government. Mm-hmm. So, tama nga yun, palakasin na lang yung agency yun. Mm-hmm. So, yung titingnan natin kasi noong una may mga panawagan na sertipikahan bilang urgent ni Pangulong Marcos itong mga ifinile. Marami kasi nag-file sa Senate. Actually, ito yung mga dati ng bill na hindi nakapasa sa previous Congress. Na-revive lang nila. Ni-refile nila ngayong 19th Congress. At sa tingin nila, may necessity dahil madalas daw tayong dalawi ng mga kalamidad, iba't ibang klase ng kalamidad, parang maganda na may isa na talagang siya yung point man na kapag may kalamidad, okay talaga yung coordination. Kasi sa ngayon, under NDRRMC, may higit 40 yata ng mga government agencies na purely coordination. Ang problema kasi niyan, palibasa identified sila as a unit na nakakabit sa local government. So, medyo ang coordination, medyo kung sa kinakailangan, iayos ng mabuti yan uh-huh. at ilagay sa tamang lugar dahil
pwedeng tama yan, strengthen the NDRRMC. Mm-hmm. At yan ang agency na dapat gumalaw. Mm-hmm. Pag mayroong ganyang problema, lalong-lalo na kung ano yung mga sakunang yan na umaabot sa atin. So, tama yan. Kasi masyado identified ang unit na yan with the local government, ano na nila, palakasin na at gawin ng national agency yan eh. Mm-hmm. Na under office of the president. Office of the president. At tama yun. At LGUs, dahil nga madalas tayo magkaroon ng kalamidad, paglakasin nyo yung mga disaster preparedness. May kanya-kanya hong disaster preparedness program, yung mga iba't ibang lokal na pamahalaan. Eh, nansa ganyan po kapag may ganitong kalamidad, alam nyo na lahat ng mga protocols, alam nyo na yung mga measures na dapat na ipatupad. At partner, bukod dyan, nagkaroon na nga ng lindol, kahapon nagkaroon ng confirmation na meron ng kaso ng monkeypox dito sa atin. Pumasok na, kaya kinakailangan, ito, nako, unang-una, yung ating problema sa pandemya ng COVID-19, mm-hmm, hindi pa tapos yan. Mm-hmm. Ngayon, kung makikita ninyo, medyo dumadami na naman yung tinatamaan. Oo, ang nakapagtataka nga, mm-hmm, marami sa mga tinatamaan, fully vaccinated na. Mm-hmm. So, mukhang kinakailangan talaga, mandatory na yung booster, yung shots. Booster shots para at least, kahit na papano, medyo malalakas ng kaunti, mm-hmm, itong ating pakikipaglaban dyan sa COVID-19. Mm-hmm. At ang maganda ho, in-approve na ng DOH, pwede na ho yung second booster sa mga may edad 50-year-old pataas, yung mga may comorbidities, at parang 18 to 40 ba, or 18 to 50-year-old na may comorbidities, pwede na hong magpa-second booster. Mm-hmm. At nakakalungkot dahil sabi ng private sector, meron silang binili na halagang bilyong piso. Yun ang nakapangihinayang. Nag-expire. Vaccine, nag-expire. Kasi nga parang hindi daw naging mabilis yung, kumbaga hindi agad in-approve yung pagbibigay nga ng second booster. So parang hindi nagamit yung mga binili nila na bakuna kontra COVID na bilyong piso ang halaga. So nakakalungkot, no? Dahil gumastos, so lalo na yung private sector. And then, malaking tulong na rin sana yun eh. Mm-hmm. So yun, yung mga LGUs like sa Makati City, nag-start na sila noong Thursday, July 28, na may mga available na ho na mga bakuna sa lahat ng gusto magpa-second booster. Punta lang ho kayo dun sa ilang mga barangay o kaya ho sa mga mall sa Makati. Nandun ho yung schedule. Makikita nyo, tingnan nyo yung kanilang website. Makikita nyo saan mga lugar kayo pwedeng pumunta. Available na. Oo, at ito ho ay magsisimula, kung di ako nagkakamali, mula alas 8 na umaga hanggang alas 6 ng gabi, lalo na kung sa mga malls. Kaya marami ho kayong pwedeng puntahan para magpa-second booster. Hmm. Yun ang dapat pagtuunan na ng pansin ng ating mga kababayan. Dahil mukhang itong problema ng COVID, talagang hindi po matatapos ito ng ganyan-ganyan na lang. Oo, may ibang bansa nga na nagla-lockdown pa. May nagla-lockdown pa. So, ang importante, malakas pa rin ang konting panlaban natin dahil nakita natin yung mga beds sa mga hospital, hindi pa lahat occupied. Ibig sabihin, hindi kagaya nung dati na talagang halos walang matakbuhan na mga ospital yung ating mga kababayan, exactly, na tinatamaan ho nitong COVID-19. So, ingat ho tayo sa monkeypox, sa COVID-19, at ganyan din ho sa dengue. Napakarami ho nating maraming kalaban. Public health crisis. Kaya nung sona ni Presidente, sinusulong niya na magkaroon na ho ng mga specialty hospital sa mga bawat probinsya sa ating bansa para hindi na to dito tumatakbo sa Metro Manila. Sana matuloy nga yun eh. Mm-hmm. Sana prioritize ito ng gobyerno at ng Congress siguro. Siguro ang una dyan, yung regional muna, mm-hmm, na pagkatapos saka bababa siya sa provincial level. Totoo yan. Para yung ating mga kabayan, kasi nga dyan doon sa PGH, kwento ni Senator Sani Angara na minsang medical mission na tumulong siya sa mga may sakit na cancer. Mm. Karamihan ng kanya mga nakausap from Mindanao pa. Imagine yung ginastos pa nila sa transportation para makapagpagamot sa PGH. Kung meron ng ala PGH, NKTI, Lung Center, Heart Center sa Mindanao, sa bawat region, hindi na ho mahihirapan na ating mga kababayan. Ang inaano nga doon yung transport. Mm-hmm. Gastos pa nila galing yun sa probinsya papunta dito sa metro, kasi
itong mga medical help na ito ay dito lang nakukuha o maaaring mapagtuunan dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Kaya nga, tama yung plano ng ating Pangulo na sana matuloy yan. Mm-hmm. Na sa bawat region, bawat probinsya, agad maaari, ay magkaroon ng mga similar... Specialty hospital. Similar facilities mm-hmm. na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan mm-hmm. nang hindi na ganong magpo-problema kung paano sila makakarating o makakapunta doon sa lugar na yon. Oo, at ang isa daw challenge kapag nagtayo ng mga specialty hospital, meron ba tayo mga specialist doctor na magsiserve doon sa mga itatayong specialty hospital? Oh, so yun isang medyo dapat din daw i-address dahil marami sa ating mga health workers, mga doctor, nurses, talagang nag... abroad dahil napakarami nila opportunities na ang ganda-ganda ng sahod. So yun ay isang malaking challenge. Yung ano yung mga pangangailangan ng mga bansang yun? Yun din ang pangangailangan ng ating bansa natin. Yun ang ngayon ang problema eh. Mm-hmm. Oh. Ay, partner, teka muna. Okay. Mayroon tayo kasama dito sa ating programa pero siguro pwede na natin isama sa kwentuhan natin. Pero bago natin siya isama, ang ating pong programa, inyo itong napakinggan sa ating test broadcast dun ho sa ICTV. Oo, so sa Channel 23, ayan po. Ang ating napapanood niyo po. Channel 23 partner sa digital, yung regular digital channel. Mm-hmm. Pero namomonitor din ito, nakikita sa iba't ibang media. Gaya ng For the Box, yung iba pang mga digital facilities na makikita natin na tayo ay nasa TV na. At saka ang ganda ng signal, partner. Ah, talaga. O yan, inulit po natin. Ha? Napapanood po kami via test broadcast sa digital free IZTV. Available rin po kami sa digital devices, TV receivers. Mangyaring iskan lang po ang inyong digital TV at digital channel boxes para mapanood po ang IZTV. So, live din po tayo at mapakinggan po tayo sa ating Facebook Live. Worldwide yan, partner. Mm-hmm. So, sa lahat ng ating mga listeners, kung meron po kayong concern at gusto itanong sa atin hong panauhin at kay Mr. Taxman, maaari din po kayong padala na inyong message dun sa ating Facebook Live. At gayon po na nabanggit, atin humakasama sa ating talakayan ang bagong director sa Revenue Region 8A. Mm. Ito po yung buong lunsod ng Makati. Makati, yan. Oho. Si Director Florante Aninag na ating makapanayang via Zoom. Director Aninag, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Ma'am Sally at Sir Jerry at sa mga televiewers natin at mga listeners ng DWIZ. Director, hindi kita makilala. Iba yung haircut mo ngayon. iba yung dating ano. Sabi ko si medyo Director, naka-highlight na, Ma'am Sally. And then, saka medyo naninibago ko sa background niya. Oh, yan yung mga background. Pwede kang mamili kapag Zoom, pwede kang mamili ng background. Okay. Anyway, Director, kailan ka po nag-start dyan sa Revenue Region? Kailan ka nag-assume? Yung official assumption? Officially, nag-report ako noong June 23, Sir Jerry. June 23, so more than 1 month pa lang po pala kayong nauupo bilang Director ng Revenue Region 8A. Ay, opo. Oh, at yung iniwanan mo doon, kasi alam mo si Director, umiikot ito sa kung saan-saan regions na eh, ay galing siya sa Lakimar, yung ating region dyan sa Southern Tagalog. Cabamiro, Sir Jerry. Cabamiro nga pala, kasi 9A yun, ano? Yes, sir. Yun, tama yun. Cabamiro nga pala, yung Cavite, Batangas, Mindoro provinces yan. Mindoro and Romblon, Sir Jerry. And Romblon, yung Cabamiro, Romblon. Ayan. Director, ang Revenue Region 8 ay isa ho talagang sa lahat ng region ng BIR ay isang sa may malaking goal taon-taon. So malaking challenge po ba para sa inyo ang pag-upo bilang director ng Revenue Region 8A? Yes, Ma'am Shelley, malaki kasi ang Revenue Region 8A. Ito yung pangalawa sa pinakamalaking goal mm-hmm. Nationwide. Ang number one is yung Makati B. B. Yung 8B. Yung ang goal natin sa 8A NCR. is
Ang goal natin sa 8A is 129.7 billion. Hmm? Yung B is 145 billion. Ah, mas malaki pala yung B. Yung pinanggalingan niyo, Director, na Kabamiro, magkano ang target mo doon? Ang goal doon, Sir Jerry, is 49.7 billion. Mm-hmm. Uh-huh. Pero ngayon, sir, na nasa mid-year na tayo, no? Patapos na itong July, yung bang 129B na target para sa Revenue Region 8A, almost more than half na rin ang inyong nakokolekta? Yes, Ma'am Sally. Actually, for the first semester, nakagol naman ang region 8A. So, you're confident na ma-hit niyo yung goal kung ganun this year? Hopefully po. alin sa apat na distrito lang Makati ang talagang mas merong pinakamalaking target dyan sa region? Itong kwan, Sir Jerry, RDO 50, yung South Makati. Yung South Makati pa rin? Yes, oo. Mm-hmm. Pero sir, ngayon po ba suspended pa rin yung enforcement? Yung bawal pa rin mag-field work ang mga taga-BIR? Generally, Ma'am Sally, yes. Ang problema kasi sa Makati, medyo saturated na ito. So meaning yung mga activity natin na to increase yung database, mga tax mapping, mm-hmm. Medyo konti na lang yung nakukuha natin. So napakalaking bagay yung enforcement activities na para makatulong sa collection mm-hmm. natin sa Makati. Mm-hmm. So wala po ba kayo idea kailan ililift ng bagong commissioner Lilia Guillermo itong suspension sa enforcement o yung mga field work? Isa lang naman yung kwan, Ma'am Sally, yung condition. Linisin muna yung mga prescribing cases, meaning yung 2019 and prior years. Mm-hmm. Pero this week lang, nilift na yung kwan, yung tax mapping activity namin. So pwede na kami tax mapping. Uh-huh. Pwede na sunahin yes. ulit. Yes, sir. Oo. So, unti-unti. Uh-huh. Pero kayo, nalinis niyo na ba yung mga prescribing cases sa inyong region? Meron pang mga naiwan. So, hopefully, malinis na rin para malift na rin yung suspension ng audit and investigation or field audit. Pero maganda rin itong policy ng top management kasi yung lifting is per district. Mm. So depende sa performance nung particular district. Yes, sir. So pwede ho na may district na kung nalinis na nila sa prescribing cases, lifted na yung mga suspension. Pwede na mag-apply for lifting. Hindi automatic. Yes, sir. Pag nalinis na nila yung mga prescribing cases, yung RTO, pwede na siyang mag-request for the lifting pero subject for review by the assessment division ng region, then i-recommend for the lifting of the suspension of audit. Okay. Itong maganda ring strategy ni Commissioner Guillermo na hindi ka parang nung araw na pag mayroon kang suspension, sabay-sabay ang lifting. Ngayon, tinitingnan muna kung yung particular district ay pwede nang i-lift yung suspension kung wala na silang gaanong pending cases. Mm-hmm. So, Director... Tama, sir. Mas maganda kasi yun kasi madadamay yung buong region. At saka, depende na rin sa performance ng RDO natin per district. Mm-hmm. Pero maganda rin itong policy ng top management para malinis lahat itong mga pending ng mga revenue officers natin. Kasi hindi naman kasi talaga lahat maayos magtrabaho at mag-report ng kanilang mga cases. Sa inyo pong region, marami na po bang RDO ang natutunan yung condition para ma-lift na po yung suspension? Marami na po ba na nag-request dahil na-meet na nila yung condition? Actually, wala pang pan-seri, wala pang request kasi talaga naglilinis pa sila. So, ganong katagal ang expectation mo, Director, para dadating yung araw na sabay-sabay na sila, malilift yung kanilang suspension at tuloy na yung performance sa kanilang mga inaasahang talagang dapat ito'y tutukan ng itong mga kaso nito para makatulong na sa collection.
Nung kausap ko yung mga RDO, Sir Jerry, meron lang isa na nagsabi na by next week, pwede na silang mag-request. For lifting. So, hopefully, yung ibang RDOs, malinis na nila hanggang kwan, mid-August, mid-next month. So, ang target mo by next month, end of next month, hopefully, ay tuloy na ang enforcement activities ng region. Kailangan, Sir Jerry, kasi napakalaki yung epekto sa collection namin. Mm-hmm. Ang Makati kasi malaki yung contribution niya sa enforcement activities to attain our goal. So, sir, hindi naman ikaw nagbigay ng deadline sa mga RDO para tapusin yung paglilinis do sa prescribing cases? Nagbigay ka ba ng ultimatum or deadline? Hindi naman, Sally. Kaya lang nakasalalay yung performance nila kung hindi nila ayusin agad. Uh-huh. Kasi mahirapan din silang makakuha ng kanilang goal. Uh-huh. So for the meantime, habang hinihintay pa na masuspend, habang hindi pa na nila namimit yung condition na yun, ano po yung inyong direktiba sa kanila na pagtuunan nila ng pansin para maging maayos pa rin yung collection ninyo? Kasi alam mo si Commissioner Guillermo, performance-oriented yan eh. So for the meantime, ano po yung inyong order sa mga so, artists? Sa ngayon, Ma'am Sally, minomonitor namin yung compliance ng voluntary compliance, mm-hmm. especially itong mga TAM taxpayers natin na nagko-contribute ng 60-70% of our total collection. Mm-hmm. Ngayon, since suspended yung field investigation, mm-hmm. Nakatutok kami ngayon sa mga delinquent accounts. Mm-hmm. Ito yung mga assessment. So, full blast kami sa enforcement or implementation ng summary remedies, meaning yung pag-issue namin ng warrant of garnishment at saka warrant of distraint and or levy. At nakakakolekta naman tayo dito. Yung ba, Director, na nabanggit mo itong tungkol nga dito sa mga delinquent cases, hindi ba mayroong rule kayo sa dyan sa BIR na ini-implement na hindi ka basta pwedeng mag-issue ng assessment to particular taxpayer kung hindi you meet certain requirement para hindi basta mag-pile up ng cases yung mga collectibles, yung mga long overdue na nakaka-problema pa dyan sa ating mga uncollected tax, mga taxes from taxpayers. Tama yun, sir. Medyo yung pag-assess kasi medyo mahabang proseso yon. Kasi galing muna sa district office, mag-issue muna sila ng, during the audit, mag-issue muna sila ng notice of discrepancy. So bibigyan yung taxpayer ng 30 days within which to support the disallowances and the adjustments. So pagkatapos nun, i-recommend, pag hindi na-settle doon sa district, i-recommend nila for the issuance of preliminary assessment notice. So bibigyan sila ulit ng 15 days to reconcile or substantiate yung mga findings. So after that, iisyuhan ulit ng final assessment notice. So pag hindi na settle within 30 days, yung issue from the date of the receipt of the FAN, magiging doon pa lang siya magiging delinquent. Director, babalikan ka namin. Magpapakilala lang tayo sa ating mga tagapanood sa ating programa. At babalikan ka namin dito sa maraming patapos tayong tatalakayin, lalong-lalo na yung mga programa mo na nais mong i-implement sa Makati. Babalikan natin si Director Florante Aninag ng Revenue Region 8A Makati City makalipas ang ilang paalala. Mr. Taxman, yeah! Sa second half na ho tayo na ating programang Mr. Taxman, bago natin balitikan ang ating panauhin ngayong araw na ito, ating nakasama sa ating talakayan. Good morning muna kina RG Chell, Ramon Abadillo, Fortunato Payumo, and Rodelin Baclayo Vertulfo. So good morning at maraming salamat po sa inyong pakikinig. According to Ramon Abadillo, good morning Mr. Taxman, Mr. Taxman and Miss Sally. Happy weekend. Stay safe watching IZTV Channel 23. Thank you. Okay, balikan ho natin. Ating nakasama ang bagong director ng Revenue Region 8A Makati City, si Director Florante Aninag. Director, naalala ko Monday, August 1, anniversary ng BIR. So,
Meron bang ano, may preparasyon ba? para sa anniversary ng BIR sa Monday? Kaming mga directors, Ma'am Sally, pinapapunta kami sa National Office para sa flag raising ceremony at meron kaming mass. Mm-hmm. Simple lang naman. And then sa Augusto, pupunta kami sa PICC para mm-hmm. sa programa. Ah, so yung program, face-to-face na dati kasi di po ba parang online yung program pag may anniversary ang BIR? Ngayon po talagang face-to-face na? Yes, Ma'am Sally. Pero Metro Manila officers lang. Mm-hmm. Yung iba, via Zoom. Nakasum pa rin. Uh-huh. So ibig sabihin, yes, ang mga pupunta sa PICC, yung mga Metro Manila directors lang? Yes, sir. Okay, so... At sino po yung magiging panauhin doon? Bagong finance secretary po ba? Malamang. Yes, yes, Ma'am Sally, si Secretary Jokno. Traditional yan eh. Sandun nyo pakikinggan kung ano yung mga ibibigay sa inyong marching order ng bagong finance secretary. Opo. Mm-hmm. Itong yung ating flag raising ceremony dyan sa national office, yung mga directors na pupunta dyan, yung Metro Manila directors din? O pati yung... yes, sir. Metro Manila directors din? Yes, sir. Then yung iba via Zoom. All offices kwan, magkaroon ng kwan, Sir Jerry, simultaneous flag raising ceremony nationwide. Simultaneous, oh. Alam mo, pag ilan nga ba ito? 118. Ganun ba yun? 118. Yung... Pang ilang yung yung RDOs, sir. Yung RDOs. Yung... Pero pang alang, yung anniversary na po ito ng BIR sa Monday? Pang ilan? 118 anniversary, Ma'am Sally. Oh, tama, 118 na eh. Kasi itong aming programa... 18 years na rin. 18 years. Kasi nung nag-centennial anniversary, parang first anniversary. Doon nagpasimula. Yata, oh. Nagsimula itong Mr. Kasman. Panahon pa ni Commissioner Paraino, no, at that time. Anyway, naku, Director, alam naman natin na itong bagong BIR Commissioner Lilia Guillermo, parang kanyang direction, digitalization. Kasi ito na rin talaga yung direction worldwide. So, sa inyo po, ano yung halos na lahat po ba ngayon? Ang plano, i-digitalize na yung mga transaction po ng mga taxpayer sa BIR, like sa inyong region? Tama, Ma'am Sally. Actually, nationwide talaga yung programa ng BIR ng sa digital transformation. Mm-hmm. Ito para maiwasan na rin yung personal contact with the taxpayers at saka to address yung ease of doing business. Mm-hmm. At saka yung mga complaints kasi medyo mahirap yung especially during the pandemic yung travel problems. So ngayon kahit saan ka pwede ka nang mag-file, magbayad through electronic. Pati nga yung pag-file. Yeah, go ahead. Pati nga yung pag-file. Okay, sir. Itong on a scale of 10, 1 to 10. Ang Makati ba is nasaan na sa digitalization or itong mga bagong pinapairal ng ating top management on digitalization? Halos lahat naman, siguro nasa, kung na, Sir Jerry, nasa 8. Oh, malapit na rin ha. Yes. So, ibig sabihin nito, Director, marami na kayong transactions na pwedeng online na lamang ang transaction na yan with the taxpayer. Yes, Sir Jerry. Mula doon sa kwan, sa registration, naka-online na rin lahat yan. Ngayon, na-roll out na naman na ulit yung kwan, yung tawag natin yung e-unit. Uh-huh. So, yung pag-file ng capital gains tax. Uh-huh. So, pwede na rin siyang mag-file online pag may sale ng property. Dito, hindi pa kasama yung estate at saka donation. So doon pa lang sa iunit, electronically filed, pwede mo nang i-monitor kung nasaan na, ano na yung status yung kan mo, yung application mo. Mm-hmm. So sir... So meaning kahit nasa bahay ka, nasa bakasyon ka, basta may internet connection, pwede kang mag-file. So sir, limited pa lang yung sa iunit, pero eventually ang target po, lahat ng transaction na one-time transaction, magiging online na rin.
Yes, Ma'am Sally. Inuna lang yung fan, yung sale ng real property. Mm-hmm. Kasi pilot pa lang ito. Anong chance nitong amnesty program, especially on estate taxes? Ay anong chance na niya na maisama na doon sa electronic o sa e-wallet na tinatawag? Malapit na kasi matapos yan eh. Ay, yes sir Jerry, magtapos na yung estate tax amnesty June of next year. So anyway, kahit naman matapos yung tax amnesty, meron pa rin naman talaga ifa-file na estate taxes. Mm-hmm. So eventually palagay ko isasama na rin lahat ng yung mga only transactions, meaning yung estate tax at saka yung donor's tax. Pero maihabol pa ho kaya yon yung sa estate tax amnesty na maging online na rin yung transaction, o medyo mahihirapan kasi maraming documentary requirements po ba dito sa estate tax amnesty? Ay, yes, Ma'am Sally. Mas marami kasi ito. Depende rin kung kailan namatay yung tao, no? Kasi dito, kailangan mo yung property holdings. So kung marami yung property nung namatay, lahat ng title, yung tax declaration, kailangan isubmit mo lahat. At minsan, nagkakaroon na rin ng maraming generation. Yung sabi nila, nagsasanga-sanga na eh. Yes. Parang family tree na. So sir, ano to? Dire-direcho yung inyong campaign para ma-remind yung mga taxpayers na next year matatapos na ito para ma-avail ng lahat ng mga dapat mag-avail ng estate tax amnesty. Yes, Ma'am Stelly. Actually, meron din programa yung BIR, yung tax awareness program. Mm-hmm. So tuloy-tuloy talaga yung campaign namin sa lahat ng activities ng BIR through social media, through communication. Kaya medyo aware na rin yung mga taxpayers natin kung ano yung mga obligations nila. Mm-hmm. Director, tanong ko nga pala, ano ang component ninyo ng tax awareness program dyan sa BIR? Marami, Sir Jerry, meron din tayong sa Facebook, nagpo-post sa social media, through email. So halos lahat na ng means of communication ginagamit natin, Sir Jerry. Mm-hmm. So sir, dahil nga ang direction ay digitalization, so kahit to mawala na itong banta ng COVID-19, ito hong inyong mga tax awareness program, mga seminars, mananatili po na online, or ibabalik nyo rin eventually sa face-to-face itong mga seminars? Yun na talaga yung trend natin, Ma'am Sally, ano? Puro electronic na tayo ngayon, puro online na. Mm-hmm. So siguro yung talaga hindi pwede sa online, yun na lang siguro yung matitira, uh-huh. Especially yung submission of voluminous documents. Dahil puro online, ang Makati po ba, wala naman nagiging problema pagdating sa internet connection? Kasi minsan yun yung ating problema, di ba? Lalo na yung mga players. Ang Makati mukhang modern ang connectivity nila. Malakas ang kanilang internet connection. At alam kong natutuwa si director dyan sa bagong tanggapan, bagong assignment, kasi talaga namang napakaganda ng Makati Regional Office. Yun nga lang, nararapat nga siguro i-maximize nila ang digitalization dahil napakataas ng building, napakahirap pumunta sa itaas. comparatively, Sir Jerry, mas maganda yung internet connection dito sa Makati, mm-hmm. against doon sa probinsya, especially sa mga isla. Yun talaga yung problema nila. Island districts. Yes, sir. Minsan nawawala sila sa linya. Kaya napuputol yung communication. Pero hindi naman din perfect kahit dito sa Makati, kasi meron din mga blind spot. May mga places din talaga na mahina yung connection. Yes. At minsan may problema rin tayo sa yung service provider. Mm. Pero nung nandoon ka sa yung pinanggalingan mo, yung sa Cabamiro, yung island provinces na nasa sakop mo roon, hindi ka ba hirap sa communication? Yun yung lagi nilang complaint, Sir Jerry, kasi mahina talaga yung internet connection, especially itong Romblon,
yung Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Laging nawawala sila sa linya. Mm-hmm. So sir, dahil ngayon nga halos marami ng online yung transaction dahil part nga ito ng digitalization at ease of doing business. So ang ating po mga taxpayers, napakabilis na ho ngayon ng pakipag-transaction sa BIR. Hindi na po yun nangyayari yung pila-pila at pagtatagal nila, lalo na kung kinakailangan pang pumunta ng opisina ng BIR. Yes, Ma'am Sally, if you remember, nung wala pa itong mga electronic services ng BIR, sa deadline ng filing, yung mga monthly lang, napakahaba talaga yung pila. Opo. At galit na galit sa amin itong mga taxpayers natin kasi napakainit, tapos ang tagal-tagal nilang pumila. Mm-hmm. Pero nung na-develop itong mga electronic services natin, halos wala ka nang makitang pila. Kasi dalawa yung platform kasi natin dito, yung electronic filing and payment system at saka yung EBIR form. Mm-hmm. Mm-hmm. Alam ko, Director, at one time ang problema ninyo, yung mga, lalo yung nasa EFPS program, na kuminsan, compliant sila doon sa filing system, pero pagdating sa payment, mukhang marami kayong problema roon. Meron talaga, Sir Jerry, yung nag-e-file lang sila pagkatapos hindi sila nag-proceed sa e-payment. Ano nga ba ang ginagawang yung measures para ma-ensure yung problemang yun at mabawasan yung hindi compliant sa second part ng EFPS, which is the payment program? Yun nga yung sinasuggest din namin during our meeting, Sir Jerry. Kasi magkaibang activity kasi yung e-filing at saka e-payment. Na kung pwede sana, isang activity na lang yun para hindi makapag-submit hanggat hindi siya makapag-e-pay. Kung baliktarin kaya, unahin mo yung payment bago i-file yung mayroon silang payment form muna, i-bayaran muna nila yung dapat bayaran saka sila mag-file. Ang problema, Sir Jerry, ang basis kasi ng payment, nandito doon sa return. Hindi, mayroon silang payment form. Uunahin yung payment form. Pag mayroon na sila doon, saka nila i-file yung return. Balik na rin mo. Siguro, maganda rin suggestion yun, Sir Jerry, para mauna nang makolekta bago yung return. Alam mo, ever since yun ang pinoproblema ng BIR, yung stop filer program na talagang nagpa-pile up, lalong-lalo na yung mga nagko-comply lang ng requirement na just to file. Pagkatapos kinakalimutan na yung second part, which is the payment, na yun ang mas mahalaga kaysa return na ipinafile nila. Tama, Sir Jerry. Hanggang ngayon, Sir Jerry, marami pa rin yung ganon. Yung iba talaga, sinasadya na rin na hindi pre-proceed sa e-payment. So anong measures ang ginagawa niyo ngayon para mabawasan yung problema niyan? Kasi ever since talagang problema ng BIR yan, na parami ng parami yung mga non-compliant pagdating dun sa second part ng program na EFPS. Ganun pa rin sa dati, Sir Jerry. Sinusulatan namin sila, nire-remind na kung pwede bayaran nila. Then after so many notices, pinapailan din natin sila ng kaso. Marami ba kayong cases ngayon na nanggaling dyan sa non-payment of taxes ng mga taxpayers? Marami na rin, Sir Jerry, pero siyempre priority pa rin yung mga medyo malalaki pinapasok sa mga yung rate cases natin. So marami rin nagbabayad pag na-file na yung kaso. Director, kanina nabanggit nyo dyan sa Revenue Region 8A, parang saturated na, para ang hirap na yung parang pagpalawakin pa yung tax base. So, dahil nagkaroon pa tayo ng pandemya, marami po ba mga nagsarang negosyo? Although uupo nyo pa lang, pero ngayon nakaka-recover tayo, marami na po ba naman na nag-o-open ng mga bagong negosyo dyan sa inyong region? Sa observation ko, Ma'am Sally, marami na rin na nag-open. Na negosyo. So hopefully tuloy-tuloy na nga para yung economic activity natin ay tuloy-tuloy, para yung collection natin ay tuloy-tuloy din. Yung director, nabanggit nga ninyo na saturated na nga itong Makati area, pero
paano yung isang bagay naman, lalo na yung zonal valuation? Hindi ba every 3 years nag-upgrade kayo ng valuation? So anong plano ninyo dyan? Sa, kasi meron tayo sa train law na every 3 years, kailangan mag-revise kayo ng valuation. So kumustang sitwasyon ninyo dyan sa Makati? Yung revision ng zonal values of real properties dito sa Makati, Sir Jerry, ay bago lang. Yung tatlong distrito, yung 47, East Makati, 48, at saka 50, kare-revise lang, Sir Jerry, late December of last year. Yung RDO 49 naman, kare-revise lang January of this year. Bago lang. Ibig sabihin, yung mga values existing ngayon, mukhang updated ang Makati. Bagong-bago, Sir Jerry. May nitinit pa. So, sir, ngayon, siyempre Makati, ang dami kasi ngayon, sa new normal, ang dami na ngayon na mga bentahan online, yung mga online selling, online transaction, at kahit nga itong sina Finance Secretary, parang target nga nila na ito nga yung tutukan, eh, lahat ng mga purchases online, pati nga itong mga yung subscription sa streamlining app like Netflix ay patawa na ng buwis. So ngayon po, for the meantime, ito po ba isa sa mga tinututukan ng Makati? Dahil I'm sure dito sa inyong area, usong-uso itong ganitong mga online selling, mga online transaction. At paano ito natututukan na inyong region? Actually, Ma'am Sally, ito yung trust ngayon ng top management to monitor, mm-hmm, and capture, to register itong mga online seller of goods and services. Mm-hmm. Kaya lang, medyo mahirap talaga kasi yung mga seller of goods and services, hindi nila nilalagay yung totoong pangalan at totoong address. Mm-hmm. So kailangan talaga yung coordination namin sa mga kwan. So, for example, sa Facebook, sa yung mga kwan, yung mga means of kwan, yung kung saan sila nagpupos. Mm-hmm. Pati nga sa TikTok ngayon, sa TikTok ginagamit na rin nila. So kailangan talaga magkipag-coordinate kami doon to identify itong mga seller of goods and services. Pero marami na rin nung kwan yung nagpusa na mag-register, at meron na rin kaming kwan na monitor or na trace na nag-register na rin. Even itong mga social media influencers, meron na rin kaming na-identify at nakausap na rin namin sila na mag-register. Ang kwan lang kasi dito is kwan eh, kulang sila sa kwan sa education or briefing, mm-hmm, kasi hindi talaga nila alam kung ano yung gagawin. Mm-hmm. So nung nakausap namin sila, ay ganun lang pala kadali. Mm-hmm. So sa ngayon nagkukusa na silang nagre-register, at sila rin mismo nag-uusap na kailangan talaga mag-register na lang kasi hindi naman talaga ganun kahirap mag-register at mag-comply sa BIR. Alam mo, Director, itong digital transactions na nangyayari ngayon, hindi lang local. So, ano ba pakikipag-ugnayan niyo sa International Tax Division? Meron na rin, Sir Jerry, pero yung humihingi ng data nito ay sa national office. Ngayon, pag nakuha nila yung data, pina-farm out na lang yung sakwan, yung mga concerned regional and district offices. So kami na yung pumupunta sa mga taxpayers na ito. Sir, meron lang dito na nag-message tungkol doon sa dinidiscuss natin, although parang na sagot nyo na ito. Paano po yung mga FB, online gaming at media influencer, may tax po ba sila? Kasi kapag daw na-monitor mo, mukhang malaki yung kinikita dahil talagang pinakikita nila ano yung mga na-acquire nila. Ano ba, bumili ng sasakyan, nakapagpatayo ng bahay. Yung mga nagsasabi na kumikita raw sila ng million-million, mm-hmm, weekly. Minsan may everyday pa raw, ganun ang kita. yes, Ma'am Sally. Actually, marami na tayong ma-identify niyan. Kung malala nyo, di ba meron yung talagang sikat na pinospa, ang dami niyang mga na-acquire na property. Like condo, di ba? Yes, oo. Mm. Pero pan, nakausap na rin, Ma'am Sally, kaya tignan nyo kung pan, parang bumalik na rin sa social media. Kasi nag-register na siya. So mas maganda talaga, mag-register lang tayo.
Kasi may threshold naman yan eh. Yung binabayaran naman natin depende sa kikitain. So kung konti lang yung kinikita mo, so mas mo konti rin yung babayaran mo. Pero kung malakas ka ng kumita, siyempre, mas malaking konti. Tama po. So mag-register. So ngayon po, dumarami na yung nagre-register na kumikita dahil sa pagiging sa TikTok, pagiging social media influencer, sa pagbibenta online. Hindi ganito na lang. Yes, Ma'am Shelly. Go ahead, sige. Ang maganda kasi ngayon, kagaya ngayon, napapag-usapan natin, so mas nagiging aware na itong mga taxpayers natin. So kung yung mga gusto mag-register, lumapit lang kayo kung saan kayo kwan, district office na under, at magpa-assist kayo. At medyo kwan, very supportive at nag-assist talaga yung mga frontliners natin sa BIR. Kung gusto nyo, pwede kayong dumiretso sa director o sa revenue district officer para sila na mismo yung mag-assist sa inyo at sila yung magre-refer sa inyo doon sa mga frontliners natin sa registration. Okay. Director, sayang medyo kapos na tayo sa oras. Pero hindi lang ito mga social media influencers or some sort of this mga taxpayers. Pero yung ibang mga taxpayers, baka may mensahe kayo, Director, bago tayo magtapos sa ating programa. Ayun, Sir Jerry. Yung mga taxpayers natin, yun lang, sa compliance lang kasi binomonitor na natin na ito. At magpapasalamat din ako sa mga taxpayers natin, especially sa Makati, na very supportive sila sa pag-file ng return at pagbayad ng taxes despite the current situation. Ito, may pandemic pa, ngayon tumataas na naman yung mga infections natin. Mm-hmm. So kung may problema po tayo, ang opisina natin ay laging bukas. Hindi nyo na kailangan makipag-appointment basta wala kaming ongoing meeting or seminar. Pwede nyo kaming puntahan, pwede nyo kaming i-email at pwedeng bisitahin sa opisina. Maraming salamat po. Sir, may pahabol itong nakikinig sa atin. Yung online gaming po ba? May tax daw po ba? Online gaming. Ay lahat, Ma'am Shelly, basta kumikita ka, taxable lahat yan. Mm-hmm. And then, ang sabi pa po ng isa si Capri, sabi niya, salamat sa sipag at tiyaga ninyo sa paghahabol sa mga delinquenteng taxpayer. So pinupuli naman kayo dahil tinututukan niyo daw yung mga delinquent. Sabi niya, congrats. Thank you po. Ay, naku, wala na tayong masyadong parang direkto. Siguro sa ibang pagkakataon tayo magkandig. Kwentuhan ulit tayo para malaman natin lalo-lalo na yung mga taxpayers dyan sa Makati kung ano mga nararapat para sa kanila. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good luck po sa inyo as new director ng Revenue Region 8A. Oh, wala pa yata isang buwan eh. Oo nga. And so maraming salamat. Naging panauhin po natin ang bagong director ng Makati Region. Yung buong Makati yan. At walang iba kundi si Director Florante Aninag. Alam mo si Director, madalas laging panauhin natin siya nung nasa Pasig pa siya eh. Napunta siya dito mismo. Sabi nga niya kung in town lang siya, sana nakasama natin siya dito sa ating program. But anyway, bakit out of town siya? Out of town siya. Kaya maraming salamat, Director, sa pagkakataong binigyan niya sa atin, sa ating programa, Mr. Taxman, at sa ating mga taga-subaybay, sa television, sa radyo, sa mga social media, sa ating mga sumusubaybay sa ating programa. Marami pong salamat sa inyo lahat. At until next Saturday, Mr. Taxman po, Jerry Flores. Ako naman po inyong lingkod, Sally Ortega Bueno. Magbabalik po ako mamaya sa 12 to 12:30 IC Balita Nationwide at 2 to 3 in the afternoon sa ating programang Usapang Senado. Antabayanan niyo po susunod agad si Attorney Lorna Kapunan sa kanilang programang Laban para sa Karapatan. At kasama rin po si Sir Jimmy Regalario. Sumayin niyo ang programang Mr. Taxman. Yeah, I'm the Taxman. Programang tapat na maglingkod sa bayan. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, muli tayong magsama-sama sa programang Mr. Taxman.